Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Kahit po masama ang panahon ay maganda pa rin dapat yung ating gising at umaga. Ayun po, makulimlim ngayon kasi si Odette ay pumasok na sa par. Kaya ayun. Pero dito po sa amin, dahil amihan, medyo tagu siya. Kaya makikita nyo, kalmado yung dagat. So at ayun na nga mga kasir natin dyan, nandito tayo sa tabing dagat kasi interviewin natin ang isa sa mga taong malapit din sa puso namin noon hanggang ngayon, na kasama-sama pa ni Kuya noon sa panunulingan. At eto nga, interviewin natin siya kasi kahanga-hanga mga sir. Eto po, ginawan siya ang gumawa nito. Siya lang po. Nilagyan niya ng platik. O sa Tagalog sa platik? Ayan, platik ha? Tarik. Ayan. Ano ba yan tawag? Ayan. Siya pong gumawa niyan. Siya lang po. Nabakay katabang rinig so? Kahapon, tinulungan na po siya. Pero halos siya na po ang gumawa lahat. Ayan ngayon, nagkikis-kis siya ng kawayan gamit sa katig, isang tawag. Ayan po si Igso. Good morning, Igso. Gaga. Good morning. Ayan. Diba, kahanga-hanga mga sir. Kahit na ganyan si Igso ay talagang napakasipag na tao. Mula pa nung una, talagang masipag na yan si Igso. Ayan. Gamit ng tiil. Gamit lahat. Sabi niya, gamit lahat. So, alam ko yung nangyayari sa Igso, no? Pero gusto kong interviewin ka. Gusto kong sila mismo ang sa yung bibig mismo malaman kung anong nangyayari sa iyo. Ano ba yung nangyayari sa iyo, Igso? Bakit nagkaganyan ka? Kurong isa lang ano. Ay, ayun, sige lang. Ano buhay ko, syempre, wala namang ibang kumaanan. Ito na, eksidente. Nangyari, wala naman. Nangyari na. Hindi ko naman pinagsisihan kasi harap buhay ko yun eh. Talagang sa dala lang po ng kahirapan, ano? Ano yun? Dynamite fishing, Igso? Pag-uwi dami na yan. So, ayan, pero ang mas maganda ay patuloy tayong lumalaban sa buhay. Ano po? Ang galing nga, oh. Kahit na ganyan na yan, pero talagang siya po ang kapitan nito. Kinikining ano ba? Kining panagatan? Panagatan ba? Ay, barangay. Yan, barangay po. Tulingan po ang turingan tsaka buraw, alamahan ang nakukuha po nito. Siya po ang kapitan nito. Galing, no? Ito na ano, mahirap. Ano lang, tinitiis na lang para makaanap ng pira. Hirap ng buhay. Ilang taon na nga Igso bago yung ano, bago ka na yung na na disgrasya? Tagal-tagal na din. Sabay-sabay yung mama mo ano? Patirahan? Sabay lang yun. Mama. High school pa ako noon, 2009 mga ganun, 2000. Sabay, kaming duha sabay. Pag upira si mong mama, mapuko na siguro mga buwan lang na pangkulo. Operahan si mama, second year high school ako, 2005, 2004, at 2006. Ang ganda. 16 plus. So, 15 years na. Tagal na, pero patuloy pa rin lumalaban. Tagal. Yan yung maganda, kasi kahit anong mangyari sa atin, tuloy lang ang laban para mabuhay. And baka may maawa dyan.
ba? Makapag-abot man lang ng pamasko kay Bigso Gaga. Kasi hanga-hanga ako sa taong to eh. Kasi ganyan, kung tayo nga minsan na yun, may mga kunting problema lang, kunting ano lang, sumusuko ka agad tayo sa buhay. Pero eto, 15 years na. Kasi po, napakalaki ni nung pinagbago ni Iso nung ano, wala nung na-disgrasya siya. Malaking tao to. Talagang lakas-lakas, kinakatukutan. Pero umpisa noon ay tawag niyan, eto, pumayat na si Iso pero halos kalahating nakuha sa katawan. Oo nga eh. Tapos nangyari pa, iniwanan si Iso. Iniwanan pa ng asawa. Kasi nga, ano na, wala nang ano. Wala nang siguro hindi na marunong maghanap buhay. Pero pwede, kaya pa. Tiisin lang. Galing-galing nga, oh. Tapos, ikabit niyo na yun ron? Yan, titingnan po natin mga sir kung paano natin, paano ito na Iso ikabit yung saan ba ng tawag dala? Katig. Ayan. Sige, yan, ikabit na namin. Yan po. Ay, tingnan nyo kung paano siya, paano kinakabit. Paano dito na lang kayo, ako na Iso sa dito. Oo. Ano lang muna to, Namisi mo kasi yung muna mo sa gamit lahat. Bibig, kamay, paa, tuhod, siko, lahat ay ginagamit niya. Talagang diskarte na lang talaga sa buhay, no? Kung wala kang hindi ka didiskarte, wala rin. Walang mangyayari. Yan. Pansamantala lang yan kasi uunahin niya dun sa tama na na o isbog na to, Dre. Huwag natin so sawakan ko lang tapos ko para makatali siya. Ayun. Si bilang bilang boya yan na dito na siya mag-uumpisa. At shoutout nga pala kay Shuktong. Ayan si Shuktong. Baliktad. Shoutout din sa aking estudyante. Ayan. Hello. Ay, kinai ba? Silip. Takot na lang eh. Gamit nga lahat, bibig, ngipin, siko, tuhod, paa, gamit lahat. Ang galing. No. Noong panahon ay isa si Iso sa pinakamalakas dito sa Kalubian, sa lugar namin. At ayun na nga, nangyari na disgrasya. Hindi talaga natin alam yung panahon. Pero ayun, patuloy pa rin lumalaban to. Lakas. Yun yung ibig sabihin ng lakas.
kahit anong mangyari, lalaban at lalaban tayo. Totoong lakas. Galing. Unsa man ang imong ma-advise igso sa mga tao nga ano? Yung para dilamita ba pa? Para dynamite. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Anong maingon? Nakay, gusto ng ingon sa ila. Halimbawa, depende sa puwede ng tao. Yun ang hiling nila, di. Bala, yun lang. Kung anong mangyari sa kanila. Kung sa akin lang talaga. Ay, ayaw ko lang talaga ngayon kasi mangyari sa akin. So dili ni mo gusto nga mangyari sa ilaha ang nangyari sa imo, ha? Oo. Siyempre, lisod yun. Kung buhay, mabuhay, maano pa, buhay pa. Kasi marami na ding namatay na. Karamihan talaga sa ganito, ano? Patay talaga. Hirap. Yun. Unat-unat na muna. O sa mga patuloy pa rin gumagawa ng yung mga illegal, lalo na dynamite fishing po, ano, yung mga advice sa atin ni Igso Gaga ay kung maaring iwasan ay iwasan, kasi napakahirap daw ng sitwasyon na ganito talaga lang. Oh, ang ganda. Oh, hindi na matanggal sa yun po. Sa mga may mabubuting puso dyan, kung meron naman tayo, eh pwede tayong mag-abot man lang kahit konti kay Igso, bilang pamasko lang sa kanya. Kasi makikita natin kung gaano kaprosigido si Igso. Tingnan nyo, napaka-prosigidong tao. Yun, gamit lahat, pati bibig. Naputol pa. Medyo ano na ang nylon. Baka matanggal Igso.
Katong una igso, ansa man ang imong ano naramdaman? Katong una nangyari sa imong inana. Sa ano? Oo, oh, katong pagka-disgrasya nimo. Ay, wala niyo magdumdum na inanay ko sa una. Wala niyo magdumdum na mabuhay pa ko. Pero lakas loob lang. Nalangin na lang sa ano? Sa taas para mabuhay. Ibang pagkitaan. Kahit na mahirap ah, gawin na lang para kapira. Lahat gagawin. Sabi ng iba, ay hindi na daw marunong mo. Harap buhay yan kasi wala na. Wala lang kamay. Wala lang kamay. Discard, isa. Buti nga, nahawa ko yung Panginoon, iniwanan pa ng apat na daliri na lang. May magagamit pa rin. Buhay talaga na. Yan, ang galing-galing mga kasir natin dyan. Tingnan nyo. Oops. Yan, gamit ako. Kinahagat ni Ikso. Para tapos, inaano niya sa isa kabila niya. Braso. Pang ano niya. Kita pa ang tali. Hindi makita na kwaso. Ha? Hindi makita, katawa. Maluoy na isok, maluoy. Nakakita sila naman. Ayun ka, maluoy. Makapag-abot man lang ng tulong dyan eh. Mas maganda. Galing. Hindi na matanggal sa na, tapos na. Gamit lahat. Discarte lang. Dito na naman sa kabila. Ayan. Tingnan nyo maigi kung paano nagso ginagawa ang pagtali ng ano sa katik. At kitang-kita nyo kung gaano kagaling si Igso. Tumali ng okay. Ayun. Masakit yung likod. Gamit ang lahat eh. Kurang na. Ayun, nakakasar natin siyan. O, basig na kay Ino Igso, na kay kumustahon sa mga pamilya nimo. Kumustahan na. Nasa mga isuunin mo dito sa Manila ba? Nakaya gusto ang kumustahan mo. Pamaskuhan mo. Ah, sana si Inday na lang. Ah, sige. Inday din. Sige daw. Ikay, iyan o. Kasalti ha. Maday, kung muli ka karong bangong tuwing ari, di. Tagalan, tagdadi lang, tagpinaskuhan mo si gamay. May na lang na malipay tag, may mada. Kahit kunti lang. Ayan. Yan lang yung pamilya mo na nasa ano? Oo, yun. Masa ganun pa nga ni Ate Inday? Ano ito na? Eden. Eden? Masa kapilya doon na nataron?
Umbot lang siya dito at sa okay ba usbil siya bana. Shout out nga pala sa kay Ate Inday, Eden Andohar dati. Nung dalaga pa siya, hindi po namin alam kung ano na yung apelyido niya ngayon. Shout out sa iyo, Ate. Ayan, nandito si Igso. At shout out din sa mga may mabubuting puso diyan. Hindi po kami lumalapit sa inyo. Ito, kitang-kita natin. May maabot man lang tayo na pamasko kahit ano lang po dyan yung maibigay, kaya nating maibigay para kay Igso. At marami pang iba rito, no? Ganun din si yung mag-asawang Pipi, si Amang. Ayun po, Ma'am Lay Ikalabis. Ma'am, kukontakin ka po ni Boss Jason kung paano po pag-send ng tulong dito doon sa mag-asawang Pipe. Sana po makarating sa kanila kung sino yung gustong tumulong dyan. At nakikiusap rin po ako na kung mayroong mabubuting puso dyan ay hindi naman siguro masama ang tumulong. Sa pamayangan mo, Ikso. Sino yung tutulong, kung sino yung bibigay ng tulong, ay salamat na lang kung mayroong bibigay, kahit kunti. Okay, salamat rin. Pang Pasko lang. Opo, yun. So, maraming salamat po sa inyo, mga minamahal na taga-subaybay. At ayan si Igso, nakadalawa na kaming tali. Magpapahinga lang muna daw si Igso kasi masakit na yung baywang. Ayan. So tuloy lang natin yung buhay kahit gaano kahirap. Ayan. Laban lang para Laban lang pa. Basta yung ma-advise mo dun sa mga taong nanirugi hapon sa gato. Yung paputok. Dynamite. Tigil-tigilan na para hindi na magaya sa akin. Tigilan na daw po kung mayroon pang pagkakataon na pwedeng tigilan ng ganong hanap buhay ay iwasan na lang para iwas disgrasya at hindi tayo magaya kay Igso. Pero okay lang kung tuloy pa rin ang buhay, laban lang. So ayan, Igso, salamat. Thank you din. Babalikan din kita mamaya. O bukas ba? Ayan. So nakaka-inspire po ang ganong tao. Napakagaling. At ayun mga kasa, nandito tayo sa bahay nila mama. At sobra tayong na-inspire sa kay Igso Gaga na pilit lumalaban kahit na ganun yung kanyang kalagayan sa buhay. So sa may mga mabubuting puso dyan ay taas puso kami nagpapasalamat sa iyo, sa inyo in advance kung meron tayong maitulong kahit kunti lang kay Igso. Ayan po, shoutout nga pala sa kay Idol Jumper Sniper at kay Idol John Riot. Idol, thank you sa inyo. At ganun din sa ating mga taga-subaybay saan mang dako sa Pilipinas o sa mundo. Lagi niyong tandaan na palagi kayong mag-ingat kung nasan man kayo ngayon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga kasir. Mahal ko kayo, bye bye.
Thank you.